At yung mga DDS po, less than 1 million po, o di baka makakuha sila sa iba pang mga bagong butanti po, mga kababayan. Kasi sabi nga natin, nanalo yung mga Duterte dahil sa Marcos. Una si Digong, sinuport ni Amy Marcos. Kasi hindi man po sila kilala sa buong Pilipinas. Dabaw lang po sila in parts of Visayas. So, nagamit po. Baliktad po. Ginamit daw ng mga Marcos yung Duterte. Baliktad po. Dito mga kababayan na mga naging statements ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipag-usap niya, sa pagbisita niya sa mga tropa natin doon sa Westcom. Talagang matigas yung kanyang paninindigan to defend our sovereignty, our territory, ito pong West Philippine Sea. Hindi po natitinag yung paninindigan ng ating Pangulong Bongbong despite dito po sa mga lumalalang agresyon sa atin ng China. Ayan po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marcos vows to continue defending Philippine sovereignty. Yan ang tunay na leader po. Matalino, matapang, makabayan. Di ba po mga kababayan ko? Kaya lalong minamahal ngayon yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng ating mga kababayang Filipino. Kahit walang tigil po siya na sinisiraan ng mga taga-nausog. Nag-away-away na po yung mga nausog vloggers. Dahil po sa kwarta, mga kababayan, yung iba kasi po, favored siguro, nandun ngayon sa Hong Kong, partial-partial siya na doon, kasi may nausog palang naka-schedule sa Hong Kong, nausog Murali. Siyempre, wala mga pumapatol sa kanila na mainstream kasi nga paninihiraman lang. Destabilization, wala silang makumbinsi dito na sa Pilipinas na marami. Pamiting-meeting na lang sila rito. So, diyan sila sa territory ng China, sa Hong Kong. Hoping na mauuto, mga kababayan, yung mga OFWs natin diyan sa Hong Kong. O ngayon, yung mga favored vloggers po, sagot lahat yata. Pabasahe, hotel, may allowance pa siguro. At kung ano-ano pang mga benefits po, siyempre makapagpasyal-pasyal sila. Gustong-gusto nila, mga kababayan. Diretso na siyempre yung mission nila is to cover. Pero alangan mang sariling bulsa, ayun, nag-away-away na po sa pundo. At yung iba, mga kababayan pala, binigyan na siguro ng budget ng pundo. Nagpa-fundraising pa, talagang mga sugapa sa nangingi. Yan ang mga gawain po ng mga nausog vloggers. Ginawang palabigasan po itong mga nausog Murali. So inuuto nila yung kanilang mga viewers para makapag-raise ng pera. Kanya-kanya niya, Mr. Marabillas, na paraan yan. O, ito, oh. Eh, kahapon lang, oh. One day ago, tanong lang, mga banateros, kunwari, libre na papunta mo sa isang lugar, halimbawa sa Hong Kong. Tapos, nang hingi ka pa sa mga subscribers mo para sa pamasahe mo, okay lang ba yun? Nagpapaservice siya? Okay lang, kusa naman. Hindi okay pang-scam yung sa subscriber mo dahil libre naman. Sabi ko sa inyo, kahit yung local po nilang mga nausog Murali, siyempre kailangan nila palipat-lipat to cover. Yung mga leader siguro may budget, mga kababayan, yung mga leaders ng nausog. Kung saan galing, alam na ninyo kung sino yung sinusuport nila, mga pro-China baga. Di ba? O ngayon, hindi pa makuntento. Ginawa ngayon na dahilan para sila makapag-raise ng pundo, makapangwarta sa ating mga kababayan,
sa kanilang mga naluloko. Maraming madali po maluko. Yan ang nibid na ginagawa natin, mga kababayan. Tayo, nagtitinda-tinda lang po dito. Legal. Firmax Firming and Lifting Cream. Ito lang tayo. Nagbabayad tayo ng buwis para sa bagong Pilipinas. Never tayo na mag-solicit ng tulong. Sabi ko nga, 2 years ago, nagkasakit po ako. At nangangayayat ako, hindi ko nga kinikwento sa inyo. Pero yung ibang mga viewers ko, mga kababayan, nakalata, hindi ko man sinasagot, Mr. Marabilia sa inyo, nangangayayat ka. Ayaw ko magpaawa sa inyo at gamitin ko itong ating channel para mangwarta. O, diba? So, tahimik lang tayo, mga kababayan, at hindi tayo nag-message sa Palasyo Malacanang. May contact tayo pa labas-masok tayo ng palasyo. May mga nag-offer sa atin ng, ng tulong. Sabi ko, salamat. Pero never po ako, mga kababayan, na ginamit natin yung access para magsamantala. Pero kung isipin po, justified. Kasi, di ba, tumutulong tayo sa ating gobyerno. Kasi itong ating administrasyon, yung ating Pangulo, tinulungan natin libre yung mga kampanya rito sa amin. Motorcade, lahat, pati pagkain, lahat sagot namin. Wala kaming, hiningi na financial aid galing sa, sa nasyonal para maisagawa yung kampanya ni PBBM dito. At least kami. Sa Bicol. Pero itong mga nausog po, ginawang palabikasan ng mga nausog vloggers, yung destabilization rally po. Pero, ang ebidensya, one day ago, banat bay, tanong lang mga banateros, kunwari, libre na, papunta sa isang lugar, so may funder sila po. Alimbawa, sa Hong Kong, tapos nanghingi ka pa sa mga subscribers mo para sa pamasay mo, okay lang ba yon? Okay lang. Kusa naman. Pastor, di po, hindi okay pang-scam yung subscriber mo dahil libre naman. Pero nasa sa inyo kung magpa-scam kayo, buhay ninyo yan eh. Eh yung mga nausog po, dati nang scam. Yung mga pati spiritual ni advisor nila, scam. Mahilig mag... Kaya umaman. Amigo sa inyo. Pero balikan natin, hindi man yan actually yung ating topic, kundi itong ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa kayong mga activities ngayon, para sa ikabubuti ng ating minamahal na bansang Pilipinas, lalo na po sa issue ng West Philippine Sea. Yung mga Duterte naman po, yung nausog naman po, pag-usapan natin kasi yung kanila, mga personal interest lang po. Ha? Political survival po. Ayan po, yung mga taga-nausog. Sabi dyan, Baturi Bills, PDP Senator, planning to join admin party. Nagkakalasa na po, mga kababayan, hoping na mag-survive po yung kanilang mga political ambition, manalo sa midterm election. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung ating mga kwento, yung detalye niyan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building,
Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming inoba. Lagi na pong matao sa amin. Yan mga bago naming clients. Pati mga foreigners po. Mga British tourist po sila. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Creams, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasoan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na. Ayos na, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento. So, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito. Sabi dyan, Marcos vows to continue defending Philippine sovereignty. Sabi niya, i-exert niyan lahat ng efforts, all efforts to defend the country's maritime domain and sovereignty rights. Ginawa niya to sa pagbisita niya sa ating mga troops, mga sundalo natin sa Westcom. Sabi ng ating matapang na leader, since I became president niya, I have made it very, very clear that we will do everything that we need to do to defend our territory, to defend our sovereignty, and to allow our citizens to exercise their sovereign rights within the exclusive economic zone. Hindi niya nagbabago ang ating pananaw dito sa sitwasyon na to. Hindi tayo maaring pilitin na basta pabayaan na lang na kung sino-sino ang magsasabi. Hindi sa inyo yan, amin ito. Hindi pwedeng mangyari yon. Ganon katigas, parang yung pakabasa mo niya, Mr. Mr. Maravillas, yung matigas man lang, hindi man yung Pangulo. I-replay ko po sa inyo. Iyan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi. O, di ba? Na kanino man. Tigas? Today, as your commander-in-chief, yes, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the West Command, Western Command, but the entire armed forces as I am today. Antindi po. O, di ba? I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. Galing. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for yes. your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. Let me, of course, mention Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, who was harmed and was injured in the recent incident. Mabuhay! So as we award these medals, we remember that on June the...
Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpang tungkulin. Pwede ba? Napakatigas ng mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi po tayo sasabak sa gira. We'll not use violence, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Matigas po tayo sa tamang pamamaraan. Oh, Philippine renounces using violence to settle zero. Kaya basag na basag po yung propaganda ng mga nausog vloggers, yung mga Duterte, lalo na ni Attorney Harry Roque na kinakaladkad tayo daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa gera. Walang katotohanan po. Napakalinaw yung ating yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We will not use violence, pero maninindigan tayo sa tama. We will fight for our right sa tamang pamamaraan po. Yan sabi ng ating Pangulo. Marcos tells Filipino soldiers not to adopt war mentality versus China amid WPS row. Yan ang kanyang instruction po. We are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the drumbeat. This is the principle that we live by and that we march by, sabi ng ating Pangulo. We refuse to play by the rules that force us to choose sides in a great power competition. No government that truly exists in the service of the people will invite danger or harm to lives and livelihood. O diba mga kababayan, napakalinaw ng mensahe ng ating Pangulo? Hindi po tayo makikipaggira, but we will defend our sovereignty, our sovereign rights, our territory. Hindi tayo magpapasindak sa kanila. Yan po ang tamang approach. Yes, sabi niya. And that is why, in defending the nation, we stay true to our Filipino nature that we would like to settle all these issues peacefully and the performance of our duties. We will not resort to the use of force or intimidation or deliberately inflict injury or harm to anyone. Hindi po tayo mananakit, mga kababayan. Kasi nga po, hindi tayo palaaway. Kaya tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit inaaway ng mga Duterte, paulit-ulit na sinisiraan, hindi siya hindi po siya gumaganti ng mga masasamang salita. Masama na nga yung ginagawa nila. Pinapabayaan lang po. Ba't mo papansinin itong mga masasamang loob? Kaya kami po dito, kung nagpo-programa ako, alimbawa, pinagtatawanan lang natin yung mga nausog. Mag-away-away sila sa kwarta. ginawang fundraising po. Palabigasan yung nausog rally ng mga nausog vloggers. Mga mukhang kwarta talaga po. Mga ganit, mga sugapa. Yun ang natura din nila. Sabi ng ating Pangulo, the Philippines is a responsible state. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interest in accordance with international law. Ganun po. Yan po yung pamilya Marcos, the first couple especially, and si Martin Romualdez. Sige lang po ang serbisyo nila. Tutok na tutok sa trabaho. Despite all this, yung mga aggression na ginagawa ng China. Kasi may tamang panahon sa lahat ng bagay, mga kababayan. Ito yung tama na ginagawa. The Japan Coast Guard arrives for the Regional Marine Pollution Exercise or MARPOLEX 2024 among the Coast Guards of the Philippines, Indonesia, and Japan at the Bredco Port in Bacolod City. Ganun po, ito yung mga tamang activity po. Tulong-tulong, regional kwansya, marine pollution exercise sa pagprotect po ng ating yamang dagat, karagatan, environment. Ito naman yung ating Pangulong Bongbong at si First Lady. Sabi dyan? First couple to aid farmers, fishers, and Negros Occidental and Antique next week. Kita ninyo, tuloy-tuloy sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Yan ang focus ng ating Pangulo. Si Inday Anya, Mr. Maravillas, nandun sa activity ng mga LGBTQ
pinopromote yung mga makamundong kasalanan, yung mga karumaldumal sa paningin ng Diyos, kasama si Risa Ontiveros. Pride Month serves a reminder of the power of love over hate, yung dahilan kung bakit sinunog ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Di ba? Let Pride Month become a celebration of our humanity. Mabuhay ang pag-ibig at pagkapantay-pantay para sa lahat. Yung mga bawal po sa Bible, yun ang pinopromote ni Inday. Sabi sa Bible po, pride comes before destruction. Yun ang nangyari sa Sodom, Sodom and Gomorrah. Pag-promote sa mga kamunduhan ng mga bakla at mga tumboy, yun, nandun, nakikisawsaw mga kababayan si Inday. Alam na ninyo ang patutunguhan ng kanyang karir. Yan ang sabi sa Proverbs po, 16:18. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Hindi ako nagsabi niyan, si King Solomon, binagang matalino sa mundo. Yan ang tinatahak po ni Inday. Alams na. Pero yung ating first couple po, yung mga makabuluhang bagay. Ah, di ba? Bacolod City, President Marcos will visit Negros Occidental in Antique on Thursday, June 27 to lead relief efforts for farmers and fisherfolk under the Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. The visit aims to provide financial support to individuals facing economic hardships with a special focus on the agricultural and fishing sectors. President Marcos will personally oversee the distribution of cash assistance to around 10,000 beneficiaries in Negros Occidental. Out of this, 3,000 recipients are from Bacolod City, while each of the districts in Negros will receive aid for 1,000 individuals. Accompanying the President is First Lady Lisa Marcos, who will lead a separate initiative called the Laboratorio para sa Lahat, Lab for All Project. This program is designed to offer essential laboratory and healthcare services to underprivileged individuals who struggle to access government-provided healthcare. Ganon sila mag-aruga sa ating mga mamamayang Pilipino. Iyong mga taga-naosog, anong ginagawa? Eh, politika po. Paninira, politika. Yung political survivals nila po. Personal ang pinagkakaabalahan. Pero sumusweldo sa ating gobyerno. Nga. Ano sabi dyan, mga kababayan? Politika ang pinag-usapan nila. We just have to do our own guerrilla warfare. Senator De La Rosa and Senator Bongo are planning a guerrilla-style re-election campaign for 2025 midterm elections. Doon sila busy po. Pamomolitika, in an interview on Teleradio Servicio, anong ganap? De La Rosa acknowledged that they may not be acceptable to either the administration ticket or the Liberal Party-led opposition. Eh, sinusuka na sila kasi, mga kababayan. Nagkausap kami ni Senator Bongo na talaga we have to run our own campaign. Magsosumikap lang kami dahil wala naman kami inaasahan. I do not know kung talagang malabo naman siguro kaming kakarga ng administrasyon at hindi rin naman siguro kami acceptable sa opposition. As of now, yung standing opposition ngayon, yung Liberal Party, di ba? Hindi din naman kami acceptable doon. So sa gitna lang kami, ang magsusumikap lang kami, guerrilla warfare lang kami dito. We just have to do our own guerrilla warfare. Busy sila sa pang-sarili pong pang-sariling interest. Sabi dyan po, Bato reveals PDP Senator planning to join admin party. Senator Bato De La Rosa reveals that a senator from former President Rodrigo Duterte's Partido Democratico Pilipino PDP is planning to leave the party to join the administration party. However, De La Rosa did not want to name the senator because he believes
it would be better for the senator to announce it to the public himself. Sino dyan na niya, Mr. Marabilla, sa apat? Ito, si Tolentino po ang salarin, ang suspect po dyan. May mga manifestations na nagpaplanong umalis sa PDP pero it has to come from him officially kasi siya ang concerned. Mahirap sabihin ko na nagpapaalam siya tapos mamaya hindi pala tinuloy at he chooses to remain with the party, then masusunog tayo. Hintayin na lang natin official announcement niya. Sa abandon ship na po, nakikita nila walang future mga kababayan sa kanilang grupo. Sinusuka na po, parang may kitong na. Sinusuka na ng publiko, pero itong mga taga-PDP, kahit sila mag-join sa administration, halimbawa si Tolentino, alam na ng mga Marcos loyalists po kung ano yung mga kulay nila, kung ano yung likaw ng kanilang bituka po, malamang i-junk. Siyempre, yung mga Marcos loyalists po na nadala na, halangan iboto pa nila itong mga taong ito. Marami naman pong pagpipili ang iba. Baga nga yung mga Marcos supporters, kumuha pa sa lineup ng mga dilawan. Kaysa dito sa, mas malala pa niya, itong kampo ng nausog, kaysa mga dilawan. Doble yung pagkasalot, sabi ng mga nagre-react po sa ating mga videos. Wala silang maasahan ngayon sa mga Marcos supporters. Nag-disintegrate po. Nagtakbuhan na. Nagsipagtamblingan po yung mga taga-PDP. Ah, ito, si Bongo. Nag-reaffirm ng kaniyang loyalty. Bongo Bato, reaffirm loyalty to Duterte. Sabi nga ng mga reactions ng mga netizens, itong dalawang ituan niya, hindi man itong mga senador ng mga Pilipino, kundi senador ni Mau Digs. Senador ni Mau Digs, senador ni Pacquiao. Nandun sila eh. Hindi man interest ng mga mamamayang Pilipino. Sabi yan ang mga reactions ng mga netizens sa mga video natin. Tingnan ninyo yung mga nagre-react doon. Unwavering po yung kanilang loyalty to former President Digong. Hindi man loyalty, unwavering loyalty to the Filipino people. Go emphasize his dedication to Duterte. Imagine that. Particularly regarding his medical care. He assured that he will never abandon their former president and highlighted his lifelong commitment to him, expressing deep affection. Similarly, De La Rosa acknowledged his deep gratitude to the Duterte family, crediting his rise to prominence to Duterte. He emphasized that he cannot distance himself from the Dutertes and that his loyalty remains with those to whom he owes his success. Malaki ang niyang utang na loob ko sa mga Duterte. Hindi ako pwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging bato kung walang Digong Duterte. O di, dyan ka na. Sumiksi ka na dyan. Iyang boto ng pamilya Duterte, ilan lang naman sila. Di ba? At yung mga DDS po, less than 1 million po. O di, baka makakuha sila sa iba pang mga bagong butanti po, mga kababayan. Kasi sabi nga natin, nanalo yung mga Duterte dahil sa Marcos. Una si Digong, sinuport ni Amy Marcos. Kasi hindi man po sila kilala sa buong Pilipinas. Dabaw lang po sila in parts of Visayas. So, nagamit po. Baliktad po. Ginamit daw ng mga Marcos yung Duterte. Baliktad po. Bakit? Sikat ba sila? Sikat ba sila dati? Di ba hindi? Sumakay sila sa mga Marcos in 2016. Doon nagsimula po yan. Then, nang manalo, mga kababayan, ito na nga, nagkaroon ng unity. Kasi po, kung naniniwala yung mga Duterte na kaya nilang ipanalo si Inday, di diretso na sana, presidente yung kanyang tatay. So hindi natuloy, ibig sabihin, mga kababayan, nakita nila na hindi tayo mananalo kay Bongbong Marcos. Mag-vice president na muna. Hoping, mga kababayan, na siya yung susunod na i-endorse. Nagka-problema po along the way. Alam na ninyo kung ano nangyari. May nag-ambisyon.
mga kababayan, gustong talsikin si ano, yung plan B, talsikin si Martin as Speaker of the House para makalaro sila to ano, expel, impeach sa President Bongbong at iupo si Indar. Ayun, mga kababayan, sinundan pa ng confidential fans. Ayun na po, nawasak yung unity. Alam namin yung kwento. Binabaliktad nila, mga kababayan, na inaapi daw si Inday. sino po ang nangapi kay Inday? Kayong ayaw tumigil sa inyong ambisyon sa politika? Minamadali ninyo? Gusto ninyong paikutin yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi tingin ninyo, weak leader? O ngayon, na-realize ninyo na strong leader pala, mga kababayan, at napakatalino, napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi kayo tumitigil sa nausog, rally. Gusto ninyong puwersahin na mag-resign o patalsikin through people power or kudita? Hindi man kayo po nakakakuha ng suporta galing sa mga mamamayang Pilipino, lalo na po sa military. Mahal ng mga sundalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lagi niyang kausap po. Palakpakan. At ayaw ng mga sundalo ng pro-China. Ang mga sundalo po, nasanay sa Mutual Defense Treaty with the American forces kasi kasama na sila. Sanay na sila sa Amerika. At yung Amerika po, walang intensyon na kamkamin yung ating West Philippine Sea. Tama po? O ngayon, nag-away-away sila doon sa pundo, yung mga nausog vloggers. Yan po. Tanong lang mga banateros, kunwari libre na papunta sa isang lugar, alimbawa sa Hong Kong, tapos nangingi ka pa sa mga subscriber mo, sa pamasahe mo, okay lang ba yun? Okay lang kusa naman, hindi okay pang-scam yung subscriber mo dahil libre naman. Mga sugapa sa kwarta po, mga scammer. Anyway, yun man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.